Hello everyone! Welcome back to my channel! So, ngayon guys, panbagong video tayo. And gusto ko lang i-share sa inyo yung mga dapat na nakaredy na na dadalhin ng isang mga anak. So, ito po, nilagay ko na dito. Dahil yung aking Junax po, manganganak siya this month. So, naisip kong i-share para naman may mga idea yung mga ibang mga soon to be moms kung ano yung mga dapat nilang dalhin pag pagpunta nila ng ospital. So, isahan na po natin. Actually, ang dala niya yung dalawang bag lang. Yung bag na baby. So, tignan natin kung ano itong prepare niya rito na dadalhin. So, ito yung mga baby essentials. Merong baby flow na oatmeal bath, may maliit na Johnson baby oil, and may maliit din na alcohol, may cotton balls, and dalawang newborn diaper. So, hindi na po natin siya mabuksan kasi nakasiplak na siya. Hiwa-hiwalay na para pagka hinanap ng nurse doon ay isang hugot na lang niya sa bag. And alam ka agad nung kasama niya, kung sino makakasama niya sa hospital, yung kung ano yung hinihingi ng nurse kasi nakapak na siya, huwahiwalay na siya, and nilagyan na rin niya dito na tag kung ano yung laman ng plastic, nakalagay dito na cotton balls, cotton buds, baby oil, body wash, alcohol, and 2 pieces na diaper. Sunod natin yung damit ng baby. Gagamitin niya. Dahil baby girl po siya. Kaya mapapansin niyo pink siya. Nakasiplak din siya. Ayan. And ayan yung ano niya. Nasa loob. Nakalagay din dito sa labas. Sinulat na rin niya kung anong laman niya. Short sleeve, mittens, bonnet, bikis, and yung pajama. So, ayan. Nakalagay dito day 1. Bihisan niya sa day 1. And next natin, another baby essentials, extra niya doon. Extra lang kung sakaling may hanapin or kailanganin. Nagdala siya ng extra diaper, wipes, baby wipes, powder, and cotton balls ulit, baby shampoo, yan. And ano ba yung mga nandito? Allergenic na. Ano ba? Sabon? Sabon to? So, ano? Ano nakalagay dito?
May thermometer sa loob and ano to? Hypoallergenic na cream. Basta dito, Psychogel. Psychogel. Yan. Kung ano-ano mga anik-anik yung lagay niya na just in case na may hanapin eh. Meron siya naka-red. And then, ano pa ba? Another damit ng baby. Kulay white naman siya. Ayan. Nakalagay dito, day 2. Short sleeve, mittens, bonnet, big kiss, and yung pajama ulit. Day 2. And another damit ulit ng baby. Pang extra din. Nakalagay dito, extra. May long sleeve, mittens, bonnet, big kiss, and pajama ulit. Extra. So, bali, pang 3 days yung dinala niya. And may extra pa pala siya ulit. So, pang 4 days yung binitbit niya na isang buong pack na terno na long sleeve, bonnet, mittens, yung pajama, and big kiss. So, bali, apat yung naka-ziplock na damit ng baby. Tapos, eto yung mga, ano niya, receiving blankets or pranela. Isang white at isang pink. Dalawa. And another blanket. Ito yung may sakog sa ulo. And another receiving blanket na may sakog sa ulo. So, dalawa yan. Dalawa din itong ng blanket lang. Sa pin lang. Dalawa rin. And apat na pirasong lampin. Yan. So, ayun na po yung unang bag na baby para madaling makikita o makahanap na makakasama niya o ano yung hingin ng nurse kanila. So, buksan naman natin itong second bag. Ang isang malaking backpack. Kung anong laman nito. Siyempre, maternity pads para kay mommy. Yan. Kumot ni Mami. Yan. And then, tignan natin kung ano pag malaking pouch. So, mga gamit ko ito ni Mami. Isahin natin, may powder. Nursing pads. Meron siyang nursing pads dito. So, disposable po siya. And, di na po natin i-open. Sa nursing pads po siya. Yan. Yan. And, cotton buds. Sabon. Baby wipes. And baby wipes. And tissue, toilet paper.
feminine wash. Dalawa po yung dala niyang feminine wash. Yan. Toothbrush. Facial foam. Petroleum jelly. Yan, malaki. So, ayun na yung laman nitong malaking pouch para kay mami naman yan. And another pads. Maternity pads. So, dinala niya yan. May laban to na. Ano naman ito? Isa lang. Ah, dalawa. Dalawa pala laman itong pack na to. Kasi black na nursing bra. Ayan. Mga underwear. Binder. Binder siya dala yan. And towel. So, ayan naman ang laman na yan, wala na pong laman. Malaki. Tignan natin itong nandito sa bulsa. Meron po siyang dalang mga putputin. Yan. Oatmeal. Mga biscuits. Yan. Ayan, ito mga dala niya. Kasi flak din siya. Yan. Meron pa pala ng isang malaking pouch. Tingnan natin kung anong laman nito. Ah, dito nakalagay yung mga importanteng mga papers na makakailangan sa hospital. Ayan. Mga records nila ni baby. And ayan, basta yung mga papel nilang dalawa. Sedula, mga IDs, yan. Nandito siya sa pouch na malaki para just in case na hanapin or kailanganin. Madali siyang mahanap. Hindi nakahalungkatin isa-isa yung bag. So, meron pa ulit isa pa siyang pads na nakahiwalay. Nakahiwalay kalat mo. And another ano to? Tignan lang po natin kung ano to. Meron pa isang nakahiwalay dito. Ah, yung ano pag magbe-breastfeed. Ano nga tawag dito? Yung pantakip ko pag magbe-breastfeed. Ito po siya. Yan. Yun siya. And, yan. Ganyan. So, pag nagbe-breastfeed ka, nakatakip. Di ba? So, ayan. Meron siya niyan. Lala.
na po natin lalagay siya sa pouch kasi hindi ko siya maisole ng ayos. So, ganyan na lang siya. Kasi flak naman siya. Balik na lang natin. Actually, may isa pa pong bag. Ito. Ang laman nito, damit nila ng for 3 days. So, ang pinakaalaman lang po natin yung pang days para may ideas kahit na paano yung mga soon-to-be moms kung ano ang pwede nilang dalhin pag pumunta sila ng hospital. So, ayun, damit ng babies for at least 3 days. Mga babies essentials. Sa mommy's toiletries and yung mga damit nila for 3 days din. And, kumot, towel, or unan kung sakali, and yung mga ibang mga kailangan kapag pumupunta ng hospital. So, yun lang guys. Sana nakapagbigay ako ng konting ideas para sa mga soon-to-be moms kung ano yung mga dapat nilang dalhin pag ready na. Pupunta na sila ng hospital. Sana may na-share ako kahit na konting ideas para sa mga soon-to-be moms na ready na para pumunta ng hospital. Huwag nyo kalimutang mag-like and subscribe and comment down below kung may mga nakalimutan pa ako sa list na dapat kasama sa bags ni Mommy and ni Baby. So, yun lang guys. Thanks for watching. Bye!